Welcome and welcome back to my channel, your barista leisure, online barista. And for today's video, mag-unboxing tayo ng espresso machine. So these espresso machines ay ibang brands, so hindi ito Gemini or Milesto na usual natin ina-unbox. So ito is bagong brand sa market, Capelte yung brand. I'm not sure kung tama yung pronunciation ko, pero yun yung bagong brand ngayon sa market. So this machine ay para siyang reveal, combinations ng espresso machine and coffee grinder. So tara, buksan na natin. Habang may customer. So ito yung mga kasama nung machine natin. So complete accessories na siya. May milk pitcher, tamper, cleaning brush, single and double shot filter basket, and yung porta filter niya. So mabigat yung porta filter niya. Pero 3 ears. Then, yung model nito ay EM653. Ito. EM653-3C. Ayan. So, 2,200 watts. Dual boiler and dual pump na siya. So, pwedeng ipagsabay si steam and si espresso sa group head niya. Bin hopper niya. Ito yung parang LCD screen. Makita mo lang yung timer dito, tapos yung settings. Pag mag-set ka, may lalabas dito. Then ito yung pressure gauge. Ito yung mga delivery buttons. Mga function buttons. So, mayroon pa tayong power switch. Plus minus for the grind timer. Sa grinder niya to. Then ito yung button niya for grinder din. Kung mag-grind ka kayo, hold nyo lang yan. Then, this button for cleaning. So, meron siyang cleaning and meron siyang descaling. Then, itong start button for extraction na. For the group head. Then, coffee cup. Ito yung single or double cup. Double shot. Hindi siya kita. Ayan. Single and double. So, may mili ka din kung anong option mo dyan. Then, ito yung coffee size. Ito yung types nung extraction niya. So, kung yung American na nakalagay dito, yun yung Americano. So, automatic na rin yung water niya pag mag-dispense. After ng espresso, water na yung next nun. Just make sure lang na nakalagay yung baso malapit dito. Kasi dito yung water niya. Then, yung Italian, yun yung sa espresso. Then, hot water, yung hot water lang. Then, next, sitting last button natin for the steam. So, sa steam, pwede ka rin mag-dispense ng hot water. Ayan. So, dito yung lagayan yun ng porta filter. Dito maglalabas ng grinded beans sa grinder to. Then, ito yung sa hot water. Pang Americano and pang hot water. Ito yung group head. Ito yung steam wand niya. So, yung steam wand niya ay one hole tip. Tatanggal yun. Tatanggal siya. One hole tip lang siya. Then, ito yung steam knob niya. So, pwede siyang hot water and steam. Then, ito yung mga accessories na sabi ko na kanina. And yung drip tray. So, yung drip tray niya, stainless steel to. Magandang quality. So, itong gilid niya, plastic. Ito. Yan. So, yan yung pinaka-actual machine natin. Then, sa grinder niya, conical bore. Yung gamit. Tapos, pag nawalan siya ng water or konti na lang yung water niya, mag-warning siya sa inyo. So, hindi
hindi nyo siya mapapabaya ang walang tubig. Kasi yung machine mismo, automatic, magbibigay ng warning pag konti na yung water niya or nasa low water level na siya. Then, ito yung sa water tank niya. Medyo clear naman to, kita pa rin yung loob niya kahit hindi nyo nabuksan yung sa lagayan niya ng tubig. Sa likod, may kita nyo na kung konti na lang yung tubig niya rin. Sa steaming niya. And for the grinder, dito yung adjustment niya. Grind adjustment dito niya. So from 30 hanggang 0. Yan. So dito yung pinaka point niya. So dyan yung itatapat kung anong number ng grind size. So ngayon, lilinisin muna natin yung machine bago natin gamitin. Isa start tayo sa hot water. Ayan. Hot water button. Then, start. So make sure lang na ito ay nasa hot water niya. Ito yung hot water niya. Then, start. Ayan, tuloy-tuloy lang natin. So yan, medyo mas maayos na yung buga ng tubig niya. Hindi ko pa kanina at pasabog. So next natin, itong group head naman. So, piliin lang natin yung ano, function niya, kung ano. So, single shot or double shot. Single tayo, then Italian. And start. So, dito naman siya lalabas sa group head. So, next natin si steam. So, dito may dalawang option. Pwedeng hindi siya kita. Pwedeng steam, pwedeng water. So, ready lang natin yung... Ay, saglit. Tapong ko muna tubig, puno na. So, ito. Sa steam niya, hintayin nyo muna uminit yung boiler niya. Para lumabas. Kasi kanina walang lumabas ng pagkapindot ko. So, start ulit tayo. Steam. Piliin nyo lang yung steam din, yung knob. Ayan. So, one whole tip lang yung knob niya. So, ganyan siya kalakas din. Sinabang tumatagal, lumalakas yung steam niya. Yun. Ganyan siya kalakas. Tapos, pag inapin siya, mag-release siya dito ng steam. Doon parang sa, I think, three-way valve niya yata. Solenoid valve, tawag yata doon. So, yun, mag-release siya doon. So, next natin, si water. Then, ano nyo lang yung knob niya. Tapos, so, i-release niya lang yung steam. Then, next yung water. Ayan. So, wala nang pressure, wala nang steam. Ayan. Hot water na lang inalabas niya. Ayan. So, ganun siya. So, itong machine na to, na-adjust din yung temperature niya. Na-adjust din yung sa grind niya. Na-adjust din yung dosage dito. So, maraming function siya na pwede nating i-adjust. Siguro one at a time, gawa natin ng video. So ngayon, start na tayong gumawa ng espresso. So ito, in-adjust ko na to 18 seconds. Tapos, mga 17 grams yung out and
number 5 yung grind size niya. So, hindi ko pa ito natatry. Ngayon ko pa lang subukan kung okay siya. So, mag-dispense muna tayo. Lagyan natin. So, naka-default setting pa rin tayo dito. Hindi pa rin natin siya na-adjust. So, double shot, Italian. Yan, check natin kung ilang grams yung espresso. So may pre-brewing din naman siya, mga 3 seconds din. Uy. Ang dami masyado nung default setting niya. 50 grams na yan. 55. So, i-adjust din natin yan. So, ito yung espresso niya. So, i-adjust din natin yan para nabawasan yung dosage. Kasi masyado madami yan. So, next natin yung steam function naman niya. Okay, so tayo naka-hot water. Pindutin mo lang siya. Switch mo siya to steam. Wala. So, hintayin nyo muna matapos. So, ang gusto nyo siyang sabay gamitin, ano nyo na siya. So, habang mag-extra kayo, pindutin nyo na para naka-ready na si steam ninyo. So, nag-preheat pa siya. So, ngayon, naka-ready na yung steam natin. Steam na tayo. Habang tumatagal, lumalakas yung steam niya. So maganda, may mabilis siya makainit. Mukhang kaya rito 12 ounces. So, ito yung pot natin. Yeah. So, maganda rin. Siguro dahil one whole tip siya, mas maganda mag-frot. Parang kay Gemilay din. 3605. Tsaka 3609. So, one whole tip lang din. So, ito yung ginawa ating espresso sa default setting niya. Try natin. Ito yung nagawa natin. Whoa! Yan. So, next natin, yung mga adjustables naman niya. Right?
So, unahin natin kay grinder. So, adjust natin yung time. Yung time niya. And yung grind size. Then, next natin, i-adjust yung dosage niya. Then, next, last natin i-adjust yung temperature. Okay. So, na-adjust namin yung temperature nito. So, may level 1 hanggang level 5 yung adjustment niya sa temperature. Start na tayo sa grind adjustment naman niya. So, unahin natin yung grind size. So, ito. So, 5. So, 32 to 0 lang. Medyo mahigpit lang siya itihit. Pero, kaya naman. So, naka 5 tayo kanina nung ginamit natin. So, pwede pa natin siyang babaan to 4 hanggang 0. And, sa pag-adjust naman nung time sa dosage niya, kung ilan yung ilalabas niya, ito lang. So, plus, minus. So, ganun lang. Then, kung mag-grind kayo, ito. So, syempre, pipili kayo kung single or double. So, sa single niya, i-adjust niya na rin. Naka 10 seconds siya. Then, for the double, naka 18. Tapos, kung mag-grind na kayo, okay na yung settings nyo, i-hold nyo lang to. Then, mag-grind na siya. Okay. So, ganun lang siya. So, in-adjust ko na siya to number 4. Then, syempre, since in-adjust natin to finer, magdagdag tayo ng seconds. Kasi, mas bababa yung ilalabas niya nun. Try natin 20 seconds. Tapos, kung ilang grams yung ilalabas niya. So, na-adjust na natin yung time and na-adjust na rin natin yung grind size niya. So, try na natin mag-grind. Okay? So, usually naman, ang nagiging problema natin talaga sa mga combined yung grinder and yung machine ay umiinit yung binhopper niya. So, ito, kinakapa ko from time to time. Hindi naman siya ganun kainit. And, I think di naman maapektuhan yung tawag dito. Coffee beans niya. So, try natin kung ilang grams yung ilalabas niya for 20 seconds sa number 4 settings. So, ang size pala nito ay 58mm. So, standard size naman siya. Then, kung mag-grind kayo, hold nyo lang itong... So, naka-double siya tayo, ah. Yung button niya. Then, yun. Tsaka siya mag-grind. Okay? So, maganda rito na nalalak nyo yung portafilter nyo. So, kung mag-grind kayo, salbak nyo lang grind. Then, so habang nag-grind, pwede kayong gumawa ng mga pwede nyo pang gawin. Like, kung may iced kayong gagawin or hot, i-prepare yung mga kailangan nyo i-prepare. So, ito yung grind niya. So far, maganda yung grind size niya. Ay, ano yun? May papel yung kamay ko. Ayan. Oh, hindi siya kito. Ayun. Basta maganda yung pagkakapin niya. And for 20 seconds, so 16.9. So, pwede tayong magdagdag ng mga ilang seconds. Pero, okay na muna to. Okay? Sa ngayon. So, next natin, adjust tayo ng dosage ng espresso naman niya. Okay? So, maganda kasi rito, naka-volumetric siya. So, ang i-adjust natin yung dami nung espresso natin. Okay? So, adjust muna natin. So, ngayon, kung i-adjust natin naman yung dosage natin. So, mamili kayo kung anong shot, Americano, Italian, or hot water. So, yung Americano yung naka-automatic na Americano. Italian is yung for espresso. Okay? So, ang pipiliin natin ngayon ay for Italian. And next natin is kung single or double. So, ang gamit natin ay double shot. Then, pagka-pindot nyo yan, itong tawag dito. Itong double cup. I mean, yeah, coffee cup button. And start button. Press nyo lang siya ng sabay. And hold.
Then lalabas si C2. So pagdating niyan, amin yung C2, yun yung ibig sabihin lalabas na for ano na siya, tawag dito. For settings na. So ang hihintayin na lang natin ngayon ay yung grams na ilalabas niya. Okay? So pag na-reach natin yung grams na gusto natin, ipapress nyo lang si start button. Pero, masyadong pino yung grind size natin. So, patak-patak lang yung nilalabas niya. So, mag-a-adjust na naman tayo rito. Okay? So, masyadong pino. It's too fine. Anyway, okay lang. Hindi pa naman tayo nakakalibrate. So, ang pinapakita pa lang naman natin dito ay yung setup niya. Kung paano i-setup yung mga features niya. So, ngayon, mag-setup lang tayo hanggang 45. So, kung na-reach na natin yung 45 grams, pindutin niya lang si start button. Absin. So, akin yun. So, bakit 45? Okay. 45 yung pinakamababa niya. Okay. So, ito yung espresso natin. Pangit pa din ng crema natin. So, mag-a-adjust na naman tayo. Okay? So, adjust tayo ng grind size. So, calibration agad. Hindi, mamaya na. Okay, huwag muna tayo mag-calibrate. Okay? So, pakita ko muna sa inyo yung mga features niya. Okay? So, next, okay na tayo sa grind size na setup na natin. Then, yung dosage natin na settings na natin. Next natin yung temperature nung espresso machine natin. Okay? So, next natin, adjust tayo ng temperature. So, sa pag-a-adjust ng temperature, ipapressure lang to si coffee cup and yung coffee size. Okay? So, kung anong, itong dalawang button na to, pagsabayin nyo lang siya. So, lalabas to. So, L3 means level 3. So, ang temperature niya is from 88 degrees to 96 degrees Celsius. Then, yung adjustment niya, tawag dito, mabilis ha. So, yung adjustment niya ay by 2. So, level 1 niya ay 88, level 2, 90, level 3, 92, level 4, 94, and level 5 is 96. Okay? So, depende kung anong temperature yung gusto nyong gamitin. Okay. So, nung kanina ay naka-level 3 tayo. Pero, ang gusto kong gamitin ay level 2. Pang 90 degrees Celsius. Okay. So, pagka-set nyo, hayaan nyo lang siya. Pero, saan naman siyang babalik dun sa default niya. Okay. So, yun na yan. So, check natin kung na-save siya. Yan. Okay. Na-save natin yung temperature natin. Okay. So, all goods tayo sa mga settings natin. Na-adjust na natin. Na-adjust natin si grind. Pati yung grind timer natin, grind size natin. Na-adjust na rin natin si dosage nung espresso natin. And na-adjust na rin natin yung temperature. Okay. So, next natin i-adjust yung Americano na settings naman niya. Okay. So, ngayon i-adjust naman natin yung sa Americano natin. Okay, syempre, piliin natin kung ano yung i-adjust natin. So, Americano. Ayan. So, kung kanina i-adjust natin yung Italian or yung sa espresso, ngayon si Americano. Then, kung single or double shot. So, double shot yung gamit pa rin natin. So, hindi pa rin tayo nagka-calibrate kasi mas maganda kung alam na mas maganda kung alam natin or alamin muna natin kung paano gamitin yung mga functions niya and paano i-adjust. Para pag mag-calibrate tayo, mabilis na. Okay? So, naset na natin si Americano and double shot and start tayo. So, ang i-adjust na natin dito yung dami nung hot water na ilalabas niya. Okay? So, pagsabayin nyo lang itong si start and si coffee cup button. So, pagka-press nyo yan, si 4 naman yung lalabas niya dito kay LCD screen niya. So, hindi, kung kanina sa espresso, C2, pag Americano, C4 naman. Okay. So, ito yung espresso natin.
So magkakaalaman kung 45 to 50 grams yung ilalabas ka. So kung ganun, ang program niya ay naka-volumetric, hindi siya naka-by-seconds. So volumetric means sa volume siya magbe-base, hindi sa time, kung gaano ka, sa volume, kung sa dami ng nilalabas niya. Uy! Hindi sumakto yung baso natin doon sa hot water. So yun din ang isipin natin ha. Yung hot water spout niya rito, make sure na tatama rito kay baso niya. Kasi look, natapon siya. So kanina, siguro mga 50 lang yun. Kasi hindi ko napansin dito eh, butas eh. Then, pagpalagay natin na 120 yung so yun, press nyo lang si start button, then titigil na siya. So yun yung Americano natin. So, alam na natin paano i-adjust si grind natin, grind size niya, yung timer niya. Next, na alam na rin natin kung paano i-adjust yung sa espresso niya. Alam na rin natin paano i-adjust yung Americano. And alam na rin natin paano i-adjust si temperature. Okay. So, next video natin, calibration tayo. Ngayon sa pag-a-adjust naman, pag-save nung timer natin para ma-save natin yung time dito. Kasi, pang napansin ko, lagi siyang bumabalik sa 14. So, hindi pa pala natin siya na-save. So, sa pag-save ng timer, ayun ba dito, single or double, pili tayo. So, double shot, and then adjust tayo sa time. So, 17, try muna natin si 16. Then, para ma-save siya dyan, i-pressure lang tong si grind, kung double yung grind size button, and yung power switch button. So, pagsabayin nyo lang siya. So, lalabas naman si C5. So, paglabas ni C5, na-save na siya. Ayan. So, mabilis lang naman siya. So, yun. Okay na yung timer natin yan. So, hindi na siya babreak doon sa 14 seconds. Okay. So, kung single shot, ganun din. So, piliin nyo lang sa single shot. Then, adjust kayo timer kung ilang seconds. Then, press nyo lang to parehas. Power switch and yung grind size button. And, talabas ulit si C5. Then, yun. Makasave na yung timer natin doon. Okay? Sa pre-brewing method niya, ito. Hindi natin napakita ito kanina eh. So, yan. So, mga 3 seconds lang siya. Tapos, mag-extract na siya. Ganun. Okay. So, ganun lang siya. So ngayon, ang di pa natin natatry, pagsabayin yung pag-extract and yung steam. So ngayon, subukan natin. So ito may automatic shut-off siya. Pag naka-standby siya na around 15 minutes, namamatay siya ng pusa. So ngayon, subukan na natin. Pero maganda yung grind size niya. Yeah. 17 grams, pwede na yun. So ito may rubber siya rito sa ilalim. So kahit wala kang rubber, tamping pad. Tamp mo pa rin siya.
So dito i-manual natin siya kasi hindi naman consistent yung automatic na settings niya. So kahap, nag-try tayo 45, pero minsan nagiging 50, 55 grams yung output niya. So this time mag-manual tayo. So double shot, naka-Italia, and start. Start lang tayo mag-steam ng milk. So naka 9 bar dito siya. Kukunin lang natin mga 35. So pwedeng-pwede nga pagsabihin nyo, coffee extraction niya and milk steaming. Kaya normal lang yung mga usok na yan. Kasi yan yung galing kay steam wand niya. So, mag-release lang siya ng steam. Okay. Ito yung milk natin. Kita ba? Ayan. So ngayon subukan na natin lahat ng mga features niya and lahat ng settings niya na ayos na rin natin. Pero, kagaya rin ng mga ibang machines, hindi consistent yung mga automatic automatic na settings niya. So mas maganda pa rin naka-manual. At least, consistent pa din lahat. Okay? So yung mga panalig na try na natin lahat ng mga settings niya and features and mga buttons natin. And napag na-try na rin natin na pagsabayin yung coffee extraction niya and yung steaming wand niya. So yun, kasi yun naman din yung isa sa mga features ba't ko yung siya nagustuhan. Unlike ng ibang machines, hindi siya pwedeng sabay. So ngayon, pwede siya pagsabayin. Yun lang, hindi consistent yung mga automatic settings niya rito. Like yung sa extraction niya, hindi consistent yung output niya. Minsan 45, 50, 55, kahit iset natin siya sa 45 grams. So, 45 grams kasi yung pinakamababa niya. Kahit iset nyo siya ng 30 below yung settings niya, automatic, magpo 45 ml yung pinaka, tawag dito, mababang output niya. Okay. Then, pagdating naman sa grind, maganda yung grind size niya. Maybe because it's conical bore, inconsistent yung grind size. Pero, hindi ko pa masyadong natutukan sa dosage niya kung consistent yung nilalabas niya every time na magdo-dose tayo. Kasi every time na nagdo-dose ako, paiba-iba rin yung time ko. And paiba-iba rin yung grind size ko. So on our next video, calibrations na lang. Para at least makita na natin yung consistency na pwede niyang makuha or ma-achieve and yung ma-output na makuha din natin sa machine na to. So far, okay siya, pang bahay and pang office. Maganda yun sa office yung mga automatic niya. Lalo na, kasi syempre, mabilisan lang din doon, hindi ka pwede magtagal. So yung maganda rin siya para doon. Pero kung gagawin niyo for small cafe or mga booth, subukan natin. Okay? Check natin yung kung kaya ba niya yung mga heavy load or sunod-sunod na shots. Pero so far, yung pagka-try natin, halos sunod-sunod din naman yung pag-try natin ng mga shots. Kaya naman niya. And pati sa spin niya, kaya din. Yun lang. Paano pag tagal? Okay? Then, pagdating naman sa beans niya sa loob ng hopper niya, yes, umiinit. Pero hindi siya ganun kainit. And base din dun sa experience natin ngayon, wala naman masyado nagbago sa extraction din niya. Maybe because mas malayo yung hopper niya dun sa
Kumbaga may space kasi dito eh. Hindi siya nakadikit mismo doon kay machine. Kaya siguro mas nabawasan yung init. Pero okay naman din siya. And so yun. Saan pa ba? So yun lang. So kung nagustuhan niyo yung machine na to, mabibili siya online. Meron siya sa Shopee, sa Lazada, and pwede rin kayo bumili sa website nila. So ipopost ko na lang yung link sa baba. And ano pa ba? So yun, kung nagustuhan niyo yung video natin ngayon, don't forget to like and share and subscribe kayo kayo. Hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko. And pamanin yung update kayo sa mga susunod na vlog natin. Yun lang. Thank you. Bye!